Hi, good afternoon. Ayan, dito sa Kuwait, guys. Good afternoon. Good evening, Pilipinas. Ayan. Alam nyo ba, guys, mahilig talaga ako sa Kadinang Ginto. So, yun, lagi ako nakasubaybay sa Kadinang Ginto, guys. Pero, ngayon lang talaga ako gustong magpakita at mag-review about sa episode today, July or October 29, guys. Ayan, nakakainis. O nga bang may sakit si Robert or nagkukunwari or nagpapanggap lang nga ba siyang may sakit talaga or may diferensya sa kanyang pag-iisip kaya medyo galit-galitan ever siya, di ba? So, ang pinag-iisipan ko ngayon is talagang naggalit-galitan lang siya or wala siyang sakit, guys. As in, wala siyang sakit, okay? Ginagawa lang niyang lahat ng ito, okay? Nagpapanggap lang siyang may sakit sa kanyang pag-iisip, guys, kasi gusto niyang malaman talaga kung ano yung totoong mga nangyayari. Kasi ang unang-unang gusto niyang malaman is kung sino yung talagang may plano or nagtangka sa kanyang buhay. Okay? Sino yung gustong magpapatay talaga sa kanya. Ayun, yung naglagay ng bomba sa kanyang helicopter na sinasakyan, yun ang gusto niyang malaman, guys. At isa pa doon is parang gusto niyang maibaling yung lahat ng mga katanungan ni Romina, guys, about doon sa kanyang anak na si Cassie, kung sino talaga yung totoong ama nito. Pero, guys, hindi na talaga magtatagal, guys, okay, malalaman na ng lahat kung sino talaga ang gumahasa sa kanya at kung sino talaga yung tatay ni Cassie. So, ayun, ngayon, parang takot na takot rin si Daniela. Bandang kay Daniela naman is parang takot na takot talaga si Daniela, guys, kasi mabubuko na lahat ng kanyang mga ginagawa para kay Cassie at saka kay Romina. At saka takot din siya, guys, na maibulgar na magkasabwat talaga sila ni Hector. At saka si Hector naman, guys, takot na takot din na malaman ni Daniela na siya talaga yung utak ng pagpapatay kay Robert, kasi parang wala talagang alam si Daniela na si Hector ang may gawa noon. Okay? Kasi ang sabi lang ni Daniela, tulungan siya. Hindi naman niya sinabi na patayin mo yung tatay ko, 'di ba? Kasi tatay pa rin naman niya 'yon. So 'yon, yung mga episode ngayon, guys, ng Kadinang Ginto is grabe talaga, super intense. Ayan. Lagi ko po yung pinapanood, guys, okay, yung Kadinang Ginto. Lagi kong pinapanood, lalo na yung mga episode ngayon. Grabe talaga, sobra. Nakakatakot at saka word na word ako doon kay Robert. At saka rin, guys, yung kay Eva naman, epekto na rin siguro yung pagiging matapang ngayon ni Robert, guys. Kasi, di ba, merong pinapainom si Eva? Ayan, guys, doon naman tayo kay Eva, di ba? Maraming pinapainom si Eva kay Robert na kung ano-ano. So, yun, parang iniisip ko rin doon, parang nakaka-apekto din yung ginagawa niya kay Robert. Yung kanyang parang sadista style, 'di ba, yung si Eva yung parang baliw-baliw style. 'Yun. Kung ano yung mga pinapainom niya kay Robert, para nakaka-apekto rin 'yan kay Robert. Pero sure ako talaga na planado 'to ni Robert, guys, na ganun yung ugali na dapat niyang gawin para malaman niya talaga kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at saka kung sino yung hindi nagsasabi ng totoo. Okay, so doon naman tayo kay Marga, guys. Ayan, si Marga, guys, is para nang ano ngayon, mabait-bait na siya kay Mikoy. Ayan, parang meron ditong ano, parang meron ditong nagbabagang pag-ibig kay Mikoy at saka kay Marga. Kasi alam naman natin, guys, na si Mikoy is gusto niya si Marga talaga. Pero si Marga talaga is, di ba dati ayaw niya kay Mikoy kasi nga, mahirap si Mikoy. Pero ngayon parang nakikita niyang porsigido si Mikoy, mabait. Nung wala siyang mga kaibigan, nung down na down siya, sino ba yung naandyan lagi, di ba si Mikoy? Ayan, si Mikoy yung nagmamahal sa kanya, laging handang tumulong sa kanya. So yun, parang nagbago yung isip ni Marga na parang may iba. Parang maiba na rin siyang nararamdaman kay Mikoy kasi laging kasing nasa likod niya si Mikoy. Kahit tinataboy na niya si Mikoy, okay, pero lumalapit pa rin si Mikoy at tinutulungan siya. Yun, para bang ganun. Tapos kay Cassie naman, iba na rin yung Cassie makikita natin ngayon, guys. Parang palaban na talaga yung Cassie na yun. Ayan. So ngayon, hindi siya gaya nung Cassie na okay lang, ganyan-ganyan, di ba? So ngayon, matapang na talaga siya. Kaya wag lang talaga magkamali si Marga, guys, kasi lalaban at lalaban na si Cassie. At sana nga, guys, magkabalikan ulit sila ni
Kyle, ayan, kasi gusto ko si Kyle at saka si Cassie, silang dalawa talaga. At saka si Marga naman at saka si McCoy, bagay sila. Diba? So yun, marami pang revelation guys. Alam nyo naman guys na yung si Kulas, diba? Ayan, naghahanap pa kay Jessa hanggang ngayon. Alam niya na nanganganak na talaga si Jessa, pero nawala na nga si Jessa. Pero guys, yung isa talagang hindi maiwawala sa ating mga isipan kung bakit ginagawa ito ngayon ni Kulas na gusto niya makita yung kanyang apo kay Daniela. Kasi nga, diba, luksong dugo yun. Anak niya kasi yung dala-dala ni Daniela. So yun, diba, parang kinakarga niya nga yung bata is parang ang lambot-lambot ng loob niya doon. At saka iba yung feeling ni Kulas talaga pag kasama niyong bata na yun. Kasi kay Jessa yun. Anak ni Jessa yun. Hinabol kasi sila ni Daniela at saka ni Hector, si Jessa, hanggang sa pumunta sa CR yun. Sumasakit yung tiyan niya hanggang sa nanganak na. So yun guys, yung mga palabas ngayon guys sa Kadinang Ginto, yun yung buong story. Ayan. So yun lang guys, sa loobin ko lang ito guys sa aking napapanood ngayon kasi... Ayan, welcome back to my channel guys. Ayan, sana malapit na matapos ito guys kasi excited na akong malaman kung ano talaga yung mangyayari. Yung pagbubuntis ni Daniela, mabubuko na nga ba siya ni Carlos, okay, na matagal nang nalaglag yung anak nila at saka yung anak na dinadala ni Daniela ngayon is anak pala nung tatay niya. At saka sa love life naman ni Hector, ano kayang mangyayari sa kanyang pagmamahal kay Daniela at saka kay Robert, saka kay Romena, sana happy ending talaga na magkabalikan silang dalawa, na magiging good in condition silang dalawa sa kanilang relasyon kasama ang kanilang anak, at sana hindi magagalit ng todo si Romina guys pag nalaman na si Robert pala yung gumuhasa sa kanya. Kasi ang sakit, di ba, pag malaman mong yung nagiging asawa ko pala is yun pala yung gumuhasa sa akin. O yun, parang kasing pinaikot-ikot lang tayo, di ba, hindi pa niya sinabi na ako pala yung gumuhasa sa iyo, ganun. Kasi di ba mahirap din kay Robert yun, kasi iniisip din niya pag sinabi na yun magagalit sa kanya si Cassie at lalong-lalo na si Romina din. So yun guys, abangan natin niya guys yung Kadinang Ginto. Ayan, lagi ko po yung sinubaybayan talaga guys. Pero ngayon talaga guys, gusto ko talaga sabihin, ilabas yung aking nasa loob. Kung ano yung aking nakikita, kasi super excited po talaga akong avid fan ng Kadinang Ginto. Ayan, thank you so much guys. Kung bago kayo dito sa aking channel, please subscribe my channels and click the bell button para sa notification. And then please do not skip my ads. Ayan, thank you so much. See you again tomorrow. Bye!